So what is up? Good morning, kakabsat. Naimbag na morning. Naimbag na bigat. Kada kayo amin, kakabsat. Yeah, Ilocano. Ayan, kakabsat. So today is pupunta tayo sa Villasis, Pangasinan. And samahan niyo ako sa ride dahil meron akong mga gustong sabihin sa inyo. And kasama ulit natin si Lizard Ninja ZXXR. And walk around sa ZXXR ko. Ayun nga, so shout out sa nakasagi ng license plate ko na UP. Wala pa rin tayong update sa ating ZXXR maliban sa ating auto sip RFID and easy trip RFID kabset. Yan. And huwag niyong kakalimutan kabset pag nakita niyo ang aking motoris, nandito ang aking logo. So may nakita ko mga tumatambay dito sa motor ko. Ito ata ang sinusubscribe nila, si Reed. Ayan. So, kabsat, ito lang makita. Ayan, nagpa-fog ang aking visor, kakasalita. So, ayan kabsat, na ang pag-uusapan natin today is yung mga taong sana nag-gotsi ka na lang kasi daw ang mahal-mahal na motor na ito kabsat. So, tara na at tayo ay mag-uusap kabsat. Yeah. Shoutout Petron San Manuel. Nyo, dapat talaga panoorin nyo agad, no, kakabsat, kasi 6 a.m. ako nag-upload ng vlog ko. 6 a.m. kakabsat. So para applicable pa rin naman yung good morning ko, baka mapanoorin nyo to gabi. Tapos sinabi ko good morning, you know. So nasan man kayo ng oras man ngayon dyan, sige, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat, kakabsat. So yan, malit na bagay. So yun nga, upset. Pupunta kasi ako ng villages dahil sa ate ko humingi ng favor. ako daw magpakabit ng RFID ng kanyang kotse. So iwan ko tong motor sa Villasis and yung kotse ang sasakyan ko papunta sa Tiplex para makabitan ng auto sweep RFID. So hopefully kakabsat is maging successful, ano, ng oras na. Sabi ng papa ko, konti lang daw kasi ang pila sa binalunan, kaya kahit gantong oras na ako, pwede pa rin, ayos pa rin. So ayun na nga kakabsat, yun na nga. Mula bata ka, pinapangarap mong magkaroon ng big bike. And nung dumating yung oras na mabibili mo na, makukuha mo na, nakita mo ang price is, oh my god, sabi mo, 500,000 pala. Itong motor ko upset, no, hindi naman sa pagmamayabang, ano. Masasabi ko lang to dahil sa topic natin for today. Ang halaga po ng Kawasaki ZX6R is 640,000. So, marami nagsabi sa akin, upset, na nag 4 wheels na lang daw sana ako. Ayan, so, secret, may checkpoint eh.
my god, saglit lang ang vlog natin kakabsat, malapit na ako sa video sis, so pagpasensyahan nyo na po. Morning sir. Nag-apply ng ano? Oh sir. BFP sir, nalaglag po ako sir. Nalaglag? Hindi ko alam dahil lang eh. Sige po sir, salamat po. Sige po sir, salamat. Ayan, so kung tatanungin nyo bakit hindi ako nag 4wheels kakabsat eh, namakabili na ng 4wheels yung presyo ng motor na to kakabsat. Kasi alam nyo kakabsat, ang taon ko 22 years old ako kakabsat, hindi pa ako pamilyado, and priority ko pa rin syempre yung dream bike ko, yung pinapangarap kong sasakyan. Kasi alam nyo kakabsat no, sana huwag kayo magalit sa akin sa mga mahilig sa 4wheels dyan. For me, driving 4wheels is like watching TV, no? Parang walang thrill sa akin yun. Maliban na lang kung magaling kang mag-drifting eh. Bakit? So magdi-drift-drift ako lagi para may thrill lagi, no? So ayoko naman. So sa motor, laging may thrill para sa akin, kakabsat. And maliban doon, hindi ko pa naman ganun kakailangan ang 4wheels dahil nga meron naman kaming 4wheels, pwede ko naman hiramin yun kay Papa anytime na gusto ko. And meron akong mindset na ang pagbili ng 4wheels is pagpamilyado na ako and kaya ko na bumili. So sa ngayon, ito muna, motor muna, solo ride muna ako, kakabsat. At saka talaga dito ako nag-enjoy, pasensya na kakabsat, no? Motorcycle guy ako, hindi ako 4-wheel guy. Dahil nga, sinasabi nila, buti pa sa kotse, kahit umulan, hindi ka mababasa, comfortable ka lagi. Dahil nga nagpa-practical lang sila nung kakabsat kasi hindi sila mahilig sa motor. Kaya sinasabi nila is nagkotse na lang sana dahil nga doon sila mahilig. Wala kasi silang hilig sa motor kakabsat eh. Pero kung sila ang nasa sitwasyon ko, kung sila ang mahilig sa motor, alam ko namang pipiliin din nila motor. Maliban na lang kung may pamilya na sila kakabsat na lang. So ito na pala si ate kakabsat, ano? Ay, ito na si ate. Ito na si ate. Yan, so yan yung papalagyan natin ng RFID kakabsat, Honda Civic. Banggit kakabsat, siguro yung shoutout natin next vlog na lang kakabsat dahil hindi ko pa sila na-compile. hindi ko pa sila nalagay sa isang folder, no? Mayroon maghanap sa screenshots. So ayun kakabsat, no? Dito ko na po tatapusin ang aking vlog.
So please subscribe kung di pa kayo nakapag-subscribe, kakabsat, huwag nyo nakalimutan get notified, and mag-ingat po tayo parati. So God bless and always take care, kakabsat. Babush, thank you for watching.